Hiding the CEO Son. Final Chapter. 8 months ago. O ito na sahod mo, saad ng amo ko sabay bigay ng sobre, tinaggap naman ito ng dalawang kamay ko sa kayumukaw. Maraming salamat po. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang mag-resign ako, at ang pagiging isang casual sa munisipyo ang naging trabaho ko. Hindi masyadong kalakihan ang sweldo ko gaya noong nagtratrabaho pa ako bilang sekretarya sa kumpanya nila Sean, pero makakatulong na din para sa gastusin namin, lalo na't nasa ospital ngayon si Johan dahil sa masyado ang lagnat nito. Pagkalabas ko ay bumungad naman sa akin si Cedric na may dalang bulaklak. Salamat sabi ko sa kanya, tinanggap ang bouquet ng bulaklak. Happy friend Seri, masayang bati ko sa kaniyakap ito. Tinapik-tapik naman ito ng mahina ang likod ko, pagkatapos ay tumingin na sa kanya. Happy friend Seri, masayang bati ko sa kaniyakap ito. Tinapik-tapik naman ito ng mahina ang likod ko, pagkatapos ay tumingin na sa kanya. Friend lang ba? Tanong nito. Sak. Umiiral na naman ang ganyang biro niya. Ewan ko sayo, tere na nga. Naghihintay na si Johan sa ospital, hinugot ko na ito saka na nga kami nagtungo sa nasabing ospital. Pagkarating ko ay nakita ko namang pinapakain na ito ni Aling Rose. Mama, masayang sabi nito, kaagad na naman itong niyakap. Namiss ko ta. Namiss kita, malungkot na sumbong nito. Kawawa naman ang baby ko pag lulamang ko saka na pinunasan ang pawis niya. Salamat talaga Aling Rose ito po para naman makabawi sa tulong niyo. Sabi ko sabay lahat ng pera, pero gaya ng dati ay tinatanggihan niya ito. Salamat talaga Aling Rose ito po para naman makabawi sa tulong niyo. Sabi ko sabay lahat ng pera, pero gaya ng dati ay tinatanggihan niya ito. Wag na Jane, para ka namang ibang tao, di ka na nasa anay. Tsaka parang anak ko na rin tong si Sean sabi pa nito, dahilan para mapayakap ako sa kanya. Hindi ko kano-ano si Aling Rose at tanging kapitbahay lang, pero parang pamilya na rin ang turing ko sa kanya at turing nito sa akin. Hi to you, Sid. Saad naman ni Johan kay Sid, tulala lang si Sid kaya't siniko ko na ito. Ang lalim ng iniisip biro ko dito, natarante naman ito saka na tumingin kay Johan. Hello Johan. Kamusta ka na? Okay lang po, si Johan. Jane, pumunta pala dito ang doktor, puntahan mo daw siya, ibibigay niya kay ang mga vitamins at gamot para sa bata. At para na rin sa kaukulang bill, sabi ni Aling Rose, nagpaalam na ako sa kanila at dumiretso na sa opisina ng doktor. Hi Jane, upo ka, alok nito kaya't umupo na ako, may kinuha na naman itong dalawang medyo maliit na papel saka na inilahad sakin. Hi Jane, upo ka, alok nito kaya't umupo na ako, may kinuha na naman itong dalawang medyo maliit na papel saka na inilahad sakin. Yan ang mga gamot at vitamins ni Johan, paliwanag nito habang nakaturo sa isang papel. At ito naman ang bill niyo, turo naman ito sa ikalawang papel. Maraming salamat po Doc, saad ko dito. Walang anuman. Tumayo na ako at nagpaalam na at akmang lalabas na ako ng pinto nang bumukas ito at bumungad ang isang nurse. Doc, aalis na daw ho ang pamilya Villansayon kasama na ang baby nila, sabi nito. Napahinto naman ako sa narinig. Villansayon. Baby. Di kaya, si Sazana ito. Oo sige, pupuntahan ko na lang para SLC check up ng mag-ina. Sige po, sige po. Binilang ko ang buwan, sakto. Siyam na buwan na nga. Nilinggan ko ang nurse sa kanilapitan. May nanganak po ba? Tanong ko, kaagad naman siyang tumango. Napalunok muna ako sa kamuling nagtanong. Anong pangalan? Si Ma'am Sazana Haver po. Saan room? Sa room 6 po. Nangangatal ang tuhod ko nang lumabas sa opisina at tinatahak ang daan patungo sa nasabing silid. May malaking bintana ito kaya't kaagad na akong lumapit, nang inagpa ako habang unti-unti nang sinisilip. At dito ko na nga nakita muli si Sean, napatikip ako sa bibig ko habang tuluyan ng ramaga sa ang luha ko. Nakahiga si Sazana habang pinagmamasdana ng mag-ama niya. Kinakarga nito ang bagong silang nilang baby at inihihili nito.
Biglang napatingin si Sean sa gawi ko kaya't kaagad na akong nagtago. Kinagat ko ang daliri ko upang mapigilan ang paghikbi ko. Ang sakit. Sobrang sakit makita si Sean na ginagawa ang mga bagay na hindi man lang niya nagawa kay Johan. Hindi naranasan ni Johan kung ano ang pakiramdam na pinoprotektahan ng isang ama sa bisig niya. Hindi man lang niya naranasan ang isang tinig ng kanyang ama na magpapahingbing ng tulog niya. Nasasaktan ako, hindi para sa sarili kundi para anak ko. Sean POV. Isang araw na ang nakalipas nang makauwi na kami ni Susana sa bahay dala ang anak namin. Pagod na pagod ako ngayon at puyat dahil sa inasikaso kong mga popless para sa kumpanya, buti na lang at day off ngayon. Onga. Pero mukhang walang rest day na magaganap sakin ngayon. Onga. Patuloy na iyak nito, dahan-dahan na naman akong umupo sa kama at kinusot-kusot ang mga mata. Hinanap ko na ang pinanggalingan nito at nakita ko nga ito na nasa crib. Susana, tawag ko sa pangalan niya pero walang sumagot kaya't kusa na akong bumangon sa higaan at nagtungo na sa gawin nito. Baby, sleepy pa ako eh, nakasimagot na ani ko at kinarga na ito, hinili-hili ko na ito at kinuha na ang gatas niya. Lumabas na kami sa kwarto habang buhat-buhat pa rin ito, hinanap ng mga mata ko si Susana pero di ko siya nakita. Nasaan siya? Maya-maya pa ay may narinig ko ang boses niya. Hinanap ko naman ito at nagmumula nga ito sa crib namin, naawang naman ang pinto kaya't dahan-dahan na akong lumapit dito. Nakatalikod siya at nakalagay sa isnagtay nga nito ang cellphone, mukhang may kausap. Napatingin ako may baby na ngayon naman ay tahimik na at patuloy parent na dumududo. Akmang tatalikod na sana ako nang magsalita si Susana sa cellphone. Tigilan mo na ako, hindi nakita mahal. Si Sean na ang mahal ko, tigilan mo na kakatawag sakin. Huminto na naman ang mga paa ko at nakinig na. Naka-loudspeaker ang cellphone niya kaya't naririnig ko din ang sinasabi ng kabilang linya, pero laking bulat ko ng boses lalaki ito. Anak ko ang batang isinilang mo sa Zana. Akin iyan kahit ipa DNA test mo pa, sino iyan? At anong sabi niya, anak niya ito. Napatingin ako muki sa batang cargo ko, kaya ba kakaiba ang nararamdaman ko? Kaya ba parang normal lang at walang galak naman lang akong nadarama nang malaman na dumating siya sa mundo? Mas lalo akong naguguluhan, baka nga talagang tama ang hinala kung walang nangyari sa amin ni Susana, at hindi nga sakin ang batang ito. Ilang segundo pang natahimik si Susana bago muli nagsalita. Hindi mo ta anak Vin. Vin. Anak ko iyan Susana, putsa naman binilang ko Susana. Binilang ko ang buwan na may nangyari sa atin at puntong ang nagkaanak kapag kalipas ng siyam na buwan. Inis pa na sabi ng lalaki. May nangyari sa kanilang dalawa, Friday. So kalokohan lang ang lahat ng ta. Pero hindi pa din sigurado, punto din na siyam na buwan mula noong nalasing ako at sinabi ni Susana na may nangyari sa amin, kaya't maari ding ako nga ang tatay ng batang ito. Arg. Parang mas lalo akong na-stress. Mag-usap tayo, huling sabi nito at pinatay na ang tawag. Sinilip ko pa siya at napahilamos siya sa mukha at tumalikod na. Pagbukas niya ng pinto ay umakto naman akong parang nagulat para hindi niya mahalata na kanina la ako nakatunganga dito at nakikinig sa usapan nila ng lalaking nagngangalang Vincuno. At gaya nga ng ekspresyon ng mga taong may tinatago, gulat itong napatingin sakin at nataranta. Kakanina ka pa dyan? Nauutol na tanong niya. Umiling na lang ako. Hindi, kakadating ko lang, sagot ko sakanya, tila kumalma naman ito sa narinig. Pinagmasdan ko lang siya, di ko aakalaing ang inosente at maamo niyang mukha ay may maitim palang tinatago. G, aalis na muna ako di lang ako magtatagal, bantayan mo si baby follow nito, tumanggo naman ako bilang tugon. Makikipagkita na siya ngayon kay Vin. Ham. Lumapit na ito at hinalikan ako sa pinch bago hinalikan ang noo ni baby girl na cargo ko ngayon. Bye sa dalawa kong baby, hihi, parang batang sabi nito at tumingin na uli sakin, ngiti pa ito sa kapinisil ang pinch ko. Alagaan mo ang anak natin Of course. Ang tanong, ako nga ba ang ama niya? At kung anak ko ba talaga ito sa sana?
Pagkaalis niya ay kinuha ko na ang cellphone ko sa kamay tinawagan. Opo, gusto ko lang ipatest kung anak ko ba talaga ito. Nakarating na ako sa Ops Idol para gawin ang DNA test ng palihim na hindi alam ni Sasana, kailangan ko malaman ang lahat. Okay, upang malaman kung ikaw nga ang tatay ng bata ay gagawa tayo ng DNA test o sa paternity ay may tinatawag tayong buckle test, sabi ng doktor. Napahinto ako sandali, pamilyar ang salitang iyon. Buckle test. I heard it before. Flashback. I'm just gonna do a test. What test? A buckle test. End of flashback. Welcome back self to the Philippines. I miss the fresh air and scenery of my own country. Ang hirap talaga kapag may trabaho sa ibang bansa, minsan ka nalang makakauwi sa sinilangan mong bansa. Biglaan din itong uwi ko, nalaman ko kasing may anak na ang kapatid ko at bibilisan na ang pagganap sa kasal nila ng fiancé niya. Naawa ako sa kapatid kong yun, nagiging puppet ng stepmother namin, kaya nga ako tumakas ilan lang kaming nakakaalam sa totoong budi ng aming madrasta. I want to protect my brother but it's too late. Bago umuwi ay nagtungo muna ako sa bar ng aking matagal ng kaibigan. Zester, long time no see. Masayang bati nito. Oo nga namiss kong mag-moment dito, natatawang sabi ko pa, nila Hayden niya naman ako ng maiinom, isang Negroni, paborito din ito ng kapatid ko. Teka, pamilyar yun ah, nguso nito kaya't napalingon din ako, doon ko nakita si Susna at si Vina nag-uusap at mukhang nag-aaway pa. I know both of them. Susna is my ex-girlfriend, pasikreto lang din ang relasyon namin dahil strekto ang family ko noon. And Vin is her current boyfriend, iwan ko lang ngayon pero mukhang sila pa nga. Aba naman Zess, nandito ang babaeng naging rason ng pag-inom mo ng Negroni sa unang pagkakataon. Biro pang sabi ng kaibigan ko, minisihan ko lang ito saka na ako tumayo at naki-isyo sa saka nila. Oo na, anak mo nga siya, pero wala ka naman ang magagawa dahil hindi mo naman siya masusuportahan. Maganda na ang buhay ng anak ko kaya't tigilan muna kami, si Susna. Anak. May anak na sila. Ilang balita na yata ang nalagpasan ko pagkaalis ng bansa. Anak ko pa din yun sa Susna. Ako dapat ang kinikilalang ama nun hindi ibang lalaki. Inis namang sabat ni Vin. Ang bulo nilang dalawa, may anak sila pero iba ang kinikilalang ama ng anak nila. Tumigil ka na Vin, tapos na tayo. Ikakasal na din ako. May kasal ka man sa iba wala akong pakialam. Gusto kong mabawi ang anak ko. Hindi mo siya mababawi, dahil hindi ikaw kikilalaning ama niya kaya't pwede ba umalis ka na. Inis na sabi pa ni Susna, akmang sasampalin na siya ni Vin nang kaagad ko itong mapigilan. Wag far, she's a girl, sabi ko dito, pinaninilsikan ako nitong tiningan at dinuro-duro ang girlfriend niya. Di pa tayo tapos. Umalis na ito kaya't tumingin na sakin si Susna. Hindi ito nagsalita at yung ukaw lang saka na din umalis. Di na lang din ako nagtagal sa bar saka na din umalis. Jane POV. Nandito kami ngayon sa convenience store, bumibili ng pagkain lalo na't kakalabas pa lang ni Johan sa ospital. Ambo, masayang bati niya sa likuran ko, napahinto na ako. Ang palayaw na iyon ay isa lang ang nagmamay-ari. Dahan-dahan na akong humarap dito at nanlaki ang mga mata ko nang makita muli ang lalaking matagal ko nang hindi din nakikita. Jane, it's been long, gulat na aniya. It was Zester, Jian's older brother. Madalas siya sa ibang bansa kaya't madalang ko lang din siyang makita. Kuya Zester, it's been long, nagagalak po muli kitang makita, sabi ko pa dito. Yeah, nice seeing you, hey little kid. Bilang nito kay Johan na ngayon ay yakap-yakap ang isa niyang paa. What's your name? Johan. Checks, na-meet na ni Johan ang tiyo niya. Kinarga na naman siya ni Zester. So Johan, sino ang kasama mo dito? Tanong nito at tumingin-tingin sa paligid. Kuya Zester, tumingin ka sa harap, ako ang kasama ng pamangkin mo. Pinapagtagpo na muli kay Johan ang mga pamilya niya. Mama, sagot naman ni Johan at tinuro ako dahilan para mapatingin na siya sakin. Nawala na naman ang ngiti sa labi ni Zester at napalitan ng taka.
Ikaw, Jane. Teka, he call you mama. Anak mo ta? Tanong nito, hindi ako kaagad na nakasagot, di ko din alam ang sasabihin ko, simpleng oo at hindi lang ay di ko pa magawa. Wait, tak ang sabi pa nito at pinagmasdan ng kabuuan ni Johan at tumingin sa akin na ngayon ay gulat na gulat. He has the resemblance feature of Sean, from his hair, his eyes and even his face, it's really look like him. Tell me Jane, anak ba ta ng kapatid ko? Pamangkin ko ba ito? Sunod-sunod na sabi niya, mukhang hindi na ako makakawala dito. At akmang sisigot na sana ako nang biglang dumating ang isa ko sa trabaho. Jane, nandito ka lang pala. Halika, may emergency meeting kasi eh, natatarantang sabi niya, kinuha ko na si Johan saka na nagpaalam kay Kuya Zester. Alis na ho kami. Pero di na natapos ang sasabihin ko nang hinugot sila kaagad ng babae, pamiemos. Bitin naman. Pero totoo lang, ang batang iyon, kung titingnan mong maigi, kahawig na kahawig ito ni Sean o ng kapatid ko. Kung pagsasama-samahin pa nga kaming tatlo, si Sean, ako at ng bata ay para na kaming triple. Biglang tumunog ang cellphone ko. Hello? Ano? What? Oo nga pala, shit, ba't ko nakalimutan yon? Kainis naman. Sige, gagawin ko na lang, and I will send it right away within a week. Okay, bye. Call ended. Bumagsak ang dalawa kong balikat, may mga popless pa pala akong naiwan sa kumpanya sa ibang bansa at may ilan din ipapasak. Kainis. Bis ay enjoy ko sana ang bakasyon ko eh parang na-stress ako. Magstay na muna ako sa hotel at saka na lang ako magpapakita sa pamilya ko pagkalipas ng isang linggo. May trabaho ako ngayon pero aabutin lang naman ng 2 oras, may aasikasuhin kasi ang munisipyo. Kaso, walang magbabantay sa anak ko, nagkasakit ang asawa nito kaya't isnubod ito sa ospital at siya lang din ang nagbabantay, hindi naman pwedeng nagstay doon si Johan, baka magkasakit pa siya eh. Hindi pa ako maalis, panay ang isip ko kung kanino ko siya ipagbibilin muna, di ko naman siya maisasama lalo na't medyo istrikto ang munisipyo. Pabalik-balik na akong naglalakad. Sino kaya? At sa kalagitnaan ng pag-iisip ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hulog ng langit ba naman? Sid, masayang bati ko, nakahinga ako ng maluwag, salamat naman. Gusto mo bang ako na lang ang magbabantay muna kay Johan? Biglang sabi niya, oo. Oo, Diyos ko, buti naman at nagkusa ka. Hulog ka talaga ng langit. Masayang sabi ko pa pero maya-maya pa'y wala na akong narinig. Hello Sid. Nang tingnan ko ito, sa call ended na pala. Kuya Sid, masayang bati ni Johan, kaagad na akong lumingon at nakita ko nga ang seryosong mukha ni Sid at kinarga na ang anak ko. Pambihira di man lang nagsabi na nandito siya at sasandoan niya si Johan. Salamat Sid ah. Di lang naman ako magtatagal, saad ko dito. Don't worry, ako bahala, tugon niya, nagpasalamat na ako dito saka na nagpaalam sa kanilang dalawa. Nandito kami sa hapagkain-inan, pero hindi lang ito casual na umagon dahil nandito din ang mga magulang ni Susanna. Wala ako sa mood, lalo na't nadyan na din darating ang nasabing DNA test ng bata at sakin. Napatingin ako sa gawin nila Susanna. Masaya namang tinitingnan ng mga magulang niya ang apo nila. Ang cute-cute talaga ng apo ko. Ang baby girl namin. Nagpatuloy na kami sa pagkain ng magsakita si Mr. Haver. So kailan na magaganap ang kasal? Sumagot naman si Mama. Sa parating na buwan. Mukhang magandang araw nga iyan, si Mrs. Haver, pagkatapos ay tumingin na sakin. What do you think, Sean? Tanong nito, ibinaba ko na naman ang hawak kong kutsara at tinidor sa kasila tiningnan isa-isa. Ayoko. Kailan mo naman gusto? Tanong pa nito. Ayokong makasal. Ano? Masama akong tiningnan ng stepmother ko pero wala akong pakialam. Ayoko nang kinokontrol ang buhay at damdamin ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong pa ng ama ni Susanna. Maxis kay Susanna ay napahinto din at nakatingin lang sakin. Ayoko pong makasal sa anak niyo, dahil hindi ko po siya mahal.
May mahal po akong babae, matagal na po ito hindi pa kami naging sisasana, at walang iba kundi ang ex-wife ko. Diretsong sabi ko, bigla namang umalangaw-ngaw ang plato dahil bigla ang ibinaba ni Mr. Haver ang tinidor niya. What's the meaning of this? Inis na sabi niya, si mama na may sumulpat na din sa usapan. Di nito alam kung ano ang sasabihin. May anak na kayo, Sean. Ba't di kayo magpapakasal? Sabi naman ni Mrs. Haver. Hindi naman po sigurado kung akin nga iyan, tugon ko dahilan para mapahinto silang lahat. Anong pinagsasabi mo, anak? Anong sabi mo? Aba't akmang susugurin na niya sana ako nang pigilan siya ng asawa. Sean, ano bang sinasabi mo? Nauutol na tanong ni Susanna. Seryoso ko siyang tiningan saka ako nagsimulang magsalita. Walang nang worry sa atin noong gabing iyon, Susanna. Noong gabing lasing ako, si Jane ang sumando sa akin sa bar at nagdala sa silid ko. Sa oras na iyon ay nandoon ka sa boyfriend mo, if I'm not mistaken his name is Vin. Kaagad namang naipinta ang gulat sa mga mata niya, si Kuya Zester ang nagsabi nito sa akin, ang kaibigan niya daw ang nakasaksi kay Vin at Susanna ng gabing iyon na magkasama. Nagtagalak kayo ng boyfriend mo noon nang tawagan ka ni Mang Edgar, tinawagan ka niya dahil ipinatawag ka ni Jane, kung di niyo alam, ex-wife ko siya. Medyo natagalan pa nga sila kakahintay sa'yo, and after niyong mag-ano ay saka ka dumating sa bahay at ipamuka sa akin pagdating ng umaga na may nangyari sa atin, which is wala kundi sa boyfriend mong si Vin, dagdag ko pa, lahat sila ay nakaawang ang mga bibig tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. What? Si Jane? Siya ang ex-wife mo? Yes, and the only woman I love, nanlumo ito sa narinig. Si Jane, niloko ako ng babaeng iyon. I look at her irritable, nagsalita ang hindi din manluloko. Sino kaya sa inyo ang manluloko? Sabi ko pa. How could you? Inis na sabi ni Mr. Haven. Sean, enough. Suway naman ng stepmom ko. Si Kuya Zester na mismo ang nagsabi sa akin. He said na nakita niya daw na nag-aaway si Susanna at Vin. Vin claiming that it was his child. He even also heard that Susanna admitted that he was really the father yet she wanted me to be the one that should act. Sagot ko. Zester is here. Kuya mo, si Zester. Gulat na saad ni Susanna. Yep, sulpat naman bigla ni kuya sa tabi ko at umupo na. Nahi-high blood na ko, Rebina. Pagsabihan mo yung anak mo, mas lalo pang tumindi ang galit ng mag-asawa. Tumigil ka na. Sean, nahinto siya sa pagsasalita nang dumating ang isa naming katulong at inilahad ang isang brown envelope. What's that? Tanong ni mama, hindi ko na muna siya sinagot. Kinakabahan ko, the DNA test is already out. Dito na nga makikita at malalaman kung ako nga o hindi ang ama ng batang isinilang ni Susanna. DNA test na ng anak ni Susanna at ni Sean. Nandito na nga ang resulta kung si Sean nga ang ama, sabi ni kuya. Ano? Panom, huwag rinag kong tarantang sabi ni Susanna kasabay na din noon ang pagkuha ko na ng resulta at tiningnan ito. Nanlaki ang mga mata ko at natuwa sa nakita. Child's name, unnamed father's name, Sean Alexander Villansayon. Paternity test result, 0% percent. The result is 0% means my brother is not the father of that kid, sabi ni Kuya sa kanila. Sabi ko nga ba parang may mali. Ang batang isinilang ni Susanna ay hindi nga sakin. Bigla na namang sinampal ni Mrs. Haven si Susanna. You're such a disgrace to a family, Susanna. I told you noon pa na iwan mo na ang walang kwentang lalaking yun pero di ka nakinig. Humit din naman si Susanna sa sermon ng ina. Nakakawa siya but it was her decision after all. Umalis na silang mag-asawa kaya't naiwan si Susanna at ang batang anak niya. Tumayo na ako at akmang hahakbang na sana ako ng hakdang nang yakapin ako ni Susanna. What the? Please Sean, mahal kita, mahal na mahal. Naiiyak na sabi ko. Tinanggal ko na ang kamay niyang nakayakap sakin at hinarap ito. I still love my wife, Susanna, huling sabi ko at nagtungo na sa taas. Pagkarating ko sa kwarto ay kaagad ko nang isinara ang pinto, umupo na ako sa sahig at sumedal sa pinto.
Natapos na ang bagabag sa isip ko. Tumayo na ako pero nagulat ako dahil hindi o kwarto ang napasukan ko, kay mama pala ito. Lalabas na sana ako nang makaagaw pansin sa akin ang isang brown envelope na nakalagay sa kama. Iwan ko pero parang may nagtulak sa aking kuhain ito. Kaya't nilapitan ko na ito at kinuha. Napahawak pa ako sa dibdib ko, ba't ganito? Ba't ang bilis ng tibok ng puso ko? Dahan-dahan ko na itong binuksan at bumungad nga sa akin ang isang kapareha ng DNA test. I read it until I reached from the bottom. My heart just stopped from breathing. Totoo ba itong nakikita ko? Kinuso-kuso ko ang mga mata ko, sinampal ko pa ang sarili kong pinch. To make sure I'm not dreaming and I'm really not. It can't be. Napakurap-kurap ako. Di ko akalaing dalawa palang DNA test ang matatanggap ko ngayon. Johan is my child. Dali-dali na akong bumaba ng hagdan at nandito pa nga sila sa sana, kuya at ang stepmom ko. Inis ko itong tiningnan, mula ngayon ay hindi ko na siya gustong tawagin na ina ko, buong akala ko ay mabuti siyang tao pero lahat ng iyon ay pakitang tao lang. I raised the paper in my hand at kaagad ngang nagulat ito. Inilihim mo sakin ang bagay na ito. Patunay ngang ikaw lahat ang may pakana ng lahat ng ito, simula sa paghihiwalay namin ni Jane hanggang sa pagbagsak ng empire. Lahat ng iyon dahil sa iyo, Mrs. Rebina. Inis na sabi ko, all of them was shocked, lalo na't nakita pa nila at nabasa ang papel na hawak ko. I know right. Anak mo nga ang batang kasama ni Jane, sabi ni Kuya. May pamangkin na ako. Masayang sabi nito, tinalikdan ko na sila, kailangan ko ngayong makita ang asawa ko at ang anak ko. Jane, ba't di mo sinabi sakin? Kaagad ko nang pinaharurot ang kotse ko, gulong-gulo ang isip ko, di ako makapag-concentrate, halo-haloing emosyon ang namumuo sa isip at puso ko. Galit, galak, lungkot. Nakarating na ako sa bahay ng ginang na sinasabing si Aling Rose, nakita ko naman siyang kakalabas pa lang ng bahay kaya't kaagad ko na itong nilapitan. Where's Jane? Tanong ko dito, akmang magsasalita na ito nang biglang may magsalita. Aling Rose, buti po napahinto ito kaya't hinarap ko na ito. Sean, gulat na ani niya, tumulo ang luha ko nang makita ko siya muli, mas lalong namuo ang galit ko. Iwan ko na muna kayo, paalam ng ginang at umalis na. Anong ginawa? Di na nito natapos ang sasbayan niya nang kaagad ko siyang hugatin papasok sa bahay, isinandol ko na siya sa pader at kinorner ng dalawa kong mga kamay habang patuloy na rumaragasa ang luha ko. How could you? Ba't mo nagawa sa akin to Jane? Iyak na sabi ko, nanlambot naman ang kanyang mga mata. Sakit. Punong-puno ng sakit ang nararamdaman ng puso ko. Ilang beses ba ako kailangang lokohin ng mga tao? Anong sinasabi mo? Ba't mo nagawang lokohin ako? Jane, ba't mo ako pinaikot-ikot? Ba't di mo sinabi sa aking anak ko si Yoha at hindi ni Cedric? Inis na sabi niya, nabigla ako sa narinig, nalaman na niya. Niloko na ako ni Sazana, hindi ko anak ang dinala niya, dagdag nito na mas lalong nagpagulat sa akin. Nakatingin lang ako sa nakayukong mukha ni Sean pero makikita mo ang pagtulo ng mga luha nito. Naawa ako sa kanya. Nasasaktan. Ba't mo nagawang ipagkait sa akin ang anak ko Jane, ilang taon? Ilang beses ko siyang nakasama. Ilang beses kong naramdaman ang lukso ng dugo pero hindi mo man lang ipinagtapat sa akin. Napaka-selfish mo Jane, nagagagawa mong iwan ako sa paraang desisyon mo. Ni hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko, ni hindi mo man nagpinakiramdaman ang damdamin ko kung anong nararamdaman ko. Ni hindi mo man lang muna inaalam ang lahat bago gawin ang desisyong may malaking epekto sa akin, damdamin mo lang ganang iniisip mo. Ni hindi mo man lang din inisip ang kapakanan ng anak natin. Napaiyak ako sa sinabing niyang iyon, oo masakit pero totoo naman. Ni hindi ko man lang inalam muna ang damdamin niya bago gumawa ng desisyon kaya't pareho kaming nasasaktan ngayon. Jane, pagod na ako kakahabol sa'yo, kakaabot sa'yo pero pilit ka namang lumalayo. Masakit lang isipin na niloloko lang pala ako ng mga taong mahal ko. Pagod na ako Jane, nanghihinang sabi niya. Lumayo na siya sa'kin, na Jane ay mas naging klaro na sa'kin ang mukha niya, bulong-bulo, mula sa damit niya papunta sa buhok.
pati mga mata niya'y namumula. May kinuha siyang papel at divorce paper namin ito at nanhina ang tuhod ko na pumirma na siya dito. Akmang lalabas na siya ng bahay nang kaagad ko siyang yakapin at likuran saka ako isinubsob ang mukha ko dito. Sean, pakiusap, huwag mo akong iwan, mahal na mahal kita. Naiiyak na sabi ko, naramdaman kong hinawakan na nito ang kamay ko saka na tinanggal ang pagkakayakap nito sa katawan niya. Noong nagmakaawa ako, Jane, nakinig ka ba? Humihikbing sabi nito, mas lalo akong napaiyak. Nagsisi na ako kung ba't ko pa siya pinakawalan muli. Sean, pakiusap, sabi ko pa pero humakbang na ito, napaluhod na lang ako sa sahig. Naalala ko bigla ang nangyari sa kanya noong iniwan ko siya sa opisina, ganito pala kasakit ang iwan ka, mukhang ito na yata ang karma ko sa ginawa ko kay Sean. Dahil sa mga pangyayari ay di ko napansin na kanina pa pala tumutunog ang cellphone ko, kinuha ko na ito sa kasinagot. Hello, panimula ko, nagsalita na naman ang kabilang linya at napahinto ako matapos marinig ito. Hindi. Kaagad ko na itong pinatay. Hinanap ng mga mata ko si Sean at saktong papasok na siya sa kotse niya nang sumigaw ako at tawagin ang pangalan niya. Sean. Si Johan. Kaagad na kaming nagtungo ni Jane sa Clavercia, kapwa kami nag-aalala at kinakabahan. Pagkakadating namin ay bumungad nga sa amin ang napakaraming tao, pulis at bumbero. Nasusunod ang ikatlong palapag ng kumpanya. Nakita niyo ba si Johan? Natataranta na si Jane kakatanong sa mga pulis siya, wala silang maisagot at puro iling lang. Maski ako ay natataranta at kinakabahan din, sabi ni Jane ay nasa Clavercia daw ngayon si Johan dahil pinabantayan niya daw ito kay Cedric. Jonah. Ate Jane, huho. Iyaka naman nito, sugatan na din ang ulo niya. Nilapitan ko na naman sila. Si Johan, Jonah, nakita mo na? Natatarantang tanong ko. Ate Jane, huho. Si Johan ay kasama ni Cedric, at si Cedric ay mas lalo siyang naiyak. Ay ano, inis na sabi ko, nagpalit ng tingin sa amin ni Jane ang nangingiyak niyang mga mata. Ay isa sa mga sospek ng krimeng ito. Napahinto kami sa narinig, kinuhaanan na din si Jonah ng mga risquer. Yung anak namin. Napatingin ako kay Jane na ngayon ay tulala. Kaagad ko na naman siyang inalalayan. Sean yung anak natin. Nanganganib ang anak natin. Naiiyak na sabi niya. Shit. Damn it. Namumuo ang galit, takot at alala sa buong katawan ko, nakasalalay ang buhay ng anak ko. May nakita akong figure ng lalaki at nang mapagtanto ko kung sino ito ay kaagad ko na itong nilapitan at sinuntok sa sikmura. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko kay Sid na ngayon ay nakaposos na, ngisi lang ito habang dumurugo pa ang bibig at dinuraan ako. Nandito na pala ang pabayang ama eh. Di ko alam kung anong nakita ni Jane sayo. Sinuntok ko ito muli, mas lalo pang umagos ang dugo sa bibig niya, pupuruhan ko na sana siya eh kung hindi lang ako inaawat ng mga pulis. Lumapit na si Jane at napalon na lang sa harapan ni Cedric. Sid, ba't mo nagawa sa akin to? Si Johan, nasan ang anak ko Sid? Parang awa nyo na ibalik nyo siya ng ligtas sa akin, umiyak na sabi nito. Nagtungo na ako sa entrance ng kumpanya pero hinaranggan ako. Sir, wag, bawal pong pumasok, delikado. Mas lalo akong ninas. Kumpanya ko ito, kaya't tabi. Bawal po talaga sir. Nakasalalay ang buhay ng anak ko dito. Nasa taas pa ang anak ko. Inis na singgahal ko at pilit na pumapasok. Hanggang sa narinig ko ang tinig ng asawa ko sa likuran ko. Padaanin niyo kami, nasa taas pa ang anak ko. Buong puwersa naming itinulak ang sarili namin ni Jane at nagtagumpay na kami. Nagtungo na kami sa ikatlong palapag kung saan, malaki na ang sunod ng ilang opisina. Woy Sid, ikakasal na kami. Natutuwa ka pang ikwanak niya ito samantalang ako na may nasasaktan. Pero kung yan ang ikakasaya mo, sige. Sid, hiwalay na kami, ginamit lang nila ako at ang kumpanya ni Lolo. Malungkot kang ikwenekwento ito sa akin pero sa akin ay parang good and free wish ito lalo na't magkakaroon ulit ako ng pag-asa. Pero Trini ko pa din pigilan ang nararamdaman ko lalo na't may anak kayo. Pero habang lumilipas nagpanahon ay mas lalo akong nahulog. Naging karamay mo ako sa bawat sandali, mula sa iyong kalungkutan at kasiyahan ay nandoon ako.
Nasa tabi mo lang naman ako pero ba't di mo ako mapansin-pansin? Ang lalaking gusto mo naman ay nasa malayo pero pilit mo pa rin inaabot. Ba't di na lang ako ang maging karamay mo sa buhay? Panghabang buhay. Nakita ko kung paano kayo nagbalikan, saksi ako sa paglalapit ng inyong mga labi at nagpapalitan ng tamis na mga halik. Napakagat ako labi, nagtataka kung ano nga ba ang lasa ng mapupula mong labi. Binati mo ako ng anibersaryo ng pagkakaibigan natin, dito tinanong kita kung hanggang kaibigan lang ba. Pero para sa iyo'y ako'y hindi seryoso kahit na ang totoo'y nasasaktan ako sa bawat tanji mo. Dinadaan ko sa biro pero totoo ang nararamdaman ko. Bakit siya? Bakit siya pa ang gusto na hindi mo naman maabot-abot? Bakit hindi na lang ako, na nandito lang sa tabi mo? Dahil sa pag-ibig kong ito, at galit na namuo sa puso ko dahil sa nawalan na nga ang puwang dito, kumapit ako sa patalim. Pasenya ka na sa gagawin kong ito, Jane. Nais ko lang bawiin ang pag-ibig na ibinigay ko. Cedric Avloy. Sid, ba't mo nagawa sakin ta? Pinagkatiwalaan kita, tinuring ka ni Johan bilang ama, itinuring kitang matalik na kaibigan. Inis na sigaw ko, ba't ganito? Hindi ito si Sid na nakilala ko, hindi magagawa ni Sid na ipahamak ang anak ko. Yun na nga, Jane, ang dahilan eh. Ayokong ituring mo lang akong kaibigan dahil higit pa doon ang gust ko. Mahal kita, Jane. Mahal na mahal, higit pa sa kaibigan pero P0 tang ina. Ako na nga ang nandito, ako na nga ang palaging nasa tabi mo. Si Sean pa din ang hanap mo. Sigaw niya pabalik, tumayo na ako sa kamalakas ko itong sinampal. Hindi na pagmamahal yan, Cedric. Kadem zero niyohan na yan, matigas na sabi ko, hinatak na siya ng mga pulis at nakita ko na naman si Sean na pilit pumapasok sa kumpanya. Tumakbo na naman ako at tumulong na din, buti na lang at nagawa namin ito. Patakbo naming tinatahak ang matataas na hagdan, wala na akong pakialam kung hinggilan ako, basta't kailangan naming mailigtas ang anak namin. Wala sanang mangyaring masama sa kanya. Nakarating na kami sa ikatlong palapag, halos lahat ng opisina ay may mga apoy na, isang silid na lang ang nandoon at doon rin nagmumula ang tinig ng aking anak. Johan, sigaw ko pa, akmang tatanggo na sana kami nang biglang bumungad si Susana sa harapan naming dalawa. Sean, hindi na sana tayo aabot dito e kung minahal mo lang ako. Tumigil ka, akin na ang anak ko. Johan, nandito na si Papa. Sigaw naman ni Sean. Mama, Papa, kuhuhuho, naririnig kong iyak niya. Parang awa mo na sa sana, tigilan mo na ito. Akin na ang anak ko, pagmamakaawa ko pero humalakok lang ito ng maladim zero nyo, ibang sa sana na itong nasa harapan ko. Oo na, ibibigay ko na siya. Kapag abo na. Ipinakita na nito ang lighter sa kamay niya saka ito binusken. Nanlaki ang mga mata ko, pinigilan pa siya ni Sean pero huli ang lahat, naitapo na ito sa silid na punong-puno ng gasolina at dahil doon ay kaagad nang lumaki ang apoy. Mama huhuho, rinig ko pa ang hikbi niya, susugod na sana ako pero pinigilan na ako ni Sean. Hindi. Johan. Bagsak akong napaluhod sa sahig, habang tula lang nakatitig sa lumalaking apoy. Ang anak ko. Wala na ang anak ko. Sabihin yung panaginip lang ito at hindi totoo. Biglang nanambalik sa akin ang mga alaala naming dalawa. Papangalan kitang Johan Alexander dahil kamukha mo ang tatay mo. Pag-uusap ko sa bagong silang na sanggol ko. Mama, unang salitang binanggit mo. Honey, ang pagkain na inilihi ko sa'yo at ang paborito mo. Mama, where's Papa? Palagi mong hinahanap sa'kin ang treasure mo, para kang nag-treasure hunt, pilit na hinahanap ang kayamanan mo, at ito ay ang ama mo. I love you, Mama. I love you more, anak. Mama, masarap, kain ka. Hindi na anak, hindi ko na kailangan itong tikman halata na naman sa mukha mo, Ma, do I have to die, just to see Papa? Anak, bakit naman sa ganitong paraan mo gusto makita ang Papa mo? Nandito na siya, anak, pero mukhang tama ka nga, makikita mo na nga siya, sa oras na wala ka na. Nandito na kami ngayon sa police station, marami ang nasalanta ng sunog na iyon, ilan ay nasugatanan pero isa ang namatay. Iyon ay ang anak ko. Hindi eh, di ko matanggap.
Nakaupo ako ngayon dito sa tanggapan ng pulis. Tulala at wala ako sa Huwes Choco, parang mababalik ako nito. Katabi ko naman ngayon si Sean, na pilit akong pinapakalma. Johan naman eh. Nandito na ang ama mo oh. Napaiyak na lang ako muli. Kasalanan ko to eh. Umiiyak na sabi ko habang nakasandal sa katawan ni Sean, hinaplos naman ito ang likod ko at pilit na pinapakalma. Kung hindi ko lang sana siya iniwan. Kung hindi ko lang siya iponagkatiwala sa isang taong di ko aakalaing gagawa ng krimen, sana buhay pa siya eh. Napakawalang kwenta ko talagang ina. Niyakap naman ako nito. No, Jane, hindi mo yun kasalanan, walang gusto sa nangyaring yon. Napaiyak na lang ako ng tuluyan. Di ko tanggap eh. Di matanggap-tanggap. Kung kailan mayayakap ko na ang anak ko. Kung kailan ko na siya makakarga at protkahan ng mga bisig ko. Di ko akalaing yayakapin ko na lang ngayon ay isang abo. Napakawalang kwenta kong ama. Napa-Iris Zero Enzable ko. Hindi ko man lang naipagtanggol ang anak ko. Patuloy pa ring umiiyak ngayon si Jane, tahimik ding tumutulo ang luha ko. Ang bilis ng mga pangyayari eh. Dumating na ang isang pulis sa kalumapit na samin. Sabi ng mga sus tatlo court ay nadala daw sila ng kanilang galit dahilan para magawa amang bagay na yon. Pero may isang tao daw ang nagkumbinsi sa kanilang gawin yon, sabi nito, napatayo ako. Sino? Tanong ko dito sakto rin na nagsidatangan ang mga pamilya namin. Nag-aalalang hinanap ng mga mata ako ni Kuya, noong makita ako ay lumapit na ito nagulat pa ako dahil kasama nito si Papa na naninirahan sa ibang bansa, si Lolo David at si Mr. Montel. Sean. What happened? Nasaan ang apo ko? Samot-saring tanong nila, napatingin sila ngayon kay Jane na para na ngayon tuta, hinang-hina at namumula ang mga mata at mukha. Lo si Johan, naiiyak na sabi nito, kaagad naman siya nitong niyakap at dito na muli siya napaiyak muli. Si Kuya ay napasabunot na lang sa sihili niyag buhok. Si Lolo David ay napaupo na lang sa upuan. Si Papa naman ay napasuntok na lang sa pader. Lahat ay walang gusto sa nangyari. Napatalikod na ako sandali din ay parang bibigay na din ako. Hinarap ko na muli ang pulis habang pinipigilan ang luha ko. Tiningnan niya ako ng makahulugang tingin bago ito sinagot ang kaninang tanong ko. Si Mrs. Rebina. Pabalik-balik akong naglalakad dito sa bahay nang biglang kumalampag ang pinto, kaagad akong kinabahan at nang makita ko ay laking gulat ko nang makita ang asawa ko. Nananilsik ang kanyang mga mata at nang makita ako ay saka ako nito itinuro. Nagsipasok na ang napakaraming pulis at akmang tatakas na ako ay nahuli kaagad ako. Napakawalang hiapat mo. Gusto kitang S4 Katon pero may respect zero pa ako sa babae. Sige, i-cool 0 nanograms na yan. Inis na saad nito, nagmamakaawa pa ako pero hindi na ako nito pinakinggan. Nakipag-iwalay na din siya sakin at kinuha lahat ng kay Aman pagkatapos ay dinala na nga ako ng mga pulis. Patuloy lang kami sa pag-iyakan. Kung mabubuhay lang si Johan sa paraang ito ay baka nabuhay na siya muli. Pagtayo ko ay muntikan pa akong matamba, heal 0 nanograms heal 0 na din ako. Nasalo naman ako kaagad ni Sean at pinainom na narin ako ng tubig. Nandito parent kami sa pulis dahil nag-i-investig apat pa sila. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ko, walang gana ko naman itong sinagot. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig katapos noon ay nabitawan ko ang cellphone ko. What's wrong Jane? Alalang tanong ni Sean, tiningnan ko siya nang makahulugon sa kaniyakap ng mahigpit. Thank you. Salamat Panginoon at buhay siya. Buhay ang anak namin. Buhay pa si Johan. Buhay si Johan G, buhay siya, naiiyak na ani ko. Hinawakan nito ang dalawang braso ko at hinarapsaka niya, napahinto ito. Really? Gulat na sabi nito, mapait aong ngumiti at tumanggol tango. Biglang nabuhay ang mga mata naming lahat at kaagad niya akong niyakap ng kahigpit. Salamat, maraming salamat, iyak na sabi nito. Nagtungo na kami sa nasabing ospital kung saan dinala daw si Johan. Doon po madam turo ng isang nurse tatlo, kaagad na kaming tumakbo at tinungo ang silid na yon. Nang buksan ko ang pinto ay para akong binagsaga ng anghel. Si Johan.
Anak, mangiyak-ngiyak na sabi ko at kaagad na itong nilapitan. Niyakap ko siya ng mahigpit, dinadama ang katawan kung totoo nga ito. At totoo nga. Mama huhuho, iyak na saad nito at niyakap ako pabalik. Pinagmasdan ko na itong maigi, may galos ito pero hindi naman masyadong malala. Paano anak, paano ka nakaligtas? Tanong ko dito, itinuro naman niya ang katabi niya at nang tingnan namin ay nakita nga namin si Ma'am Veris na nakahiga at nililinisan ang ilang sugat. Nana save 3,000, umiyak po ako noon dahil sa usok at init, nasa isang silid ko ako noon at may nakakatakot na babae. Saktong alis niya ay dumating si Nana at nagtago malapit sa room, nakita ko nga po kayong dalawa at tinawag ko ang pangalan niyo at umiyak pero tinakpan ni Nana ang bibig ko sabi wag daw maingay baka marinig kami ng kakatakot na babae, kwento niya na mas lalong nagpaiyak sakin. Masaya ko, masayang masaya dahil buhay nga ito. Nagpasalamat na din ako kay Ma'am, kung wala siya ay baka tuluyan na ngang enformite si Johan. Johan, rinag kong tawag ni Sean, lumapit na siya dito at kita ko pang maiyak-iyak ito. Ambo, why are you crying po? Tanong niya, napangiti ako, sa wakas ay magkakasama na din sila. Anak, he is Sean, your father, sabi ko, tumingin naman siya dito at tumulo ang kanyang mga luha. Alam ko anak, alam kong matagal mo na siyang hinahanap, ngayon ay nasa harapan mo na nga siya. Papa, tanong nito na tuluyang nagpaiyak sa ama, niyakap na ng mahigpit ni Sean si Johan. Anak ko, maiyak-iyak na saad niya, lumapit na din ako sa kanila at nakisali na sa yakap. 2 linggo nang lumipas at nakabalik na din kami ni Johan. Hindi na sa dating bahay kundi sa bahay na ni Sean, ang totoong bahay namin. Naging okay na ang lahat. Bumalik na din ang kumpanya ni Lolo sa tulong ng papa ni Sean. Ibinalik na din ni Lolo ang mana niya sa akin, kahit hindi naman niya ibalik yun basta't kasama ko siya ay okay na. Na cool 0 nanograms na sila Sid kasama na din sila Susana at Mrs. Rabina, natapos na din ang masasamang gawa niya. Si Cedric, di ko akalaing magagawa na yon, ang tagal na naming nagsasama at magkaapat ramay sa isa't isa. Pero sadyang totoo nga ang sabi nila hindi lahat ng karamay mo ay karamay mo talaga. Ang kumpanya ni Sean ay under C0 Instruction pa din, ang mga nasalantang Employed 0 ay Genus 2 son na ng kumpanya at sa kabutihang palad lahat na sila nakarek 0 ver pati na din si Ma'am V3 Ross. Nakaramdam ako nang biglang may UA makap sa likuran ko at nang tingnan ko ito ay bumungad sa akin ang nanlalambing na mukha ni Sean. Ang aga-aga, Pat. Morning wife. Morning, bati ko pa, next month ay ikakasal ulit kami. Nakakatuwa lang dahil magbababalikan na ulit kami pero sa pagkakataong ito, alam ko, damdam ko, ito na ang huling. Tinadana na nga kami. Iniharap na ako nito sa kanya ako tiningnan sa mata. I love you. Umiti ako at pinisil ang ilong niya. I love you more. Katapos noon ay naglapit na nga muli ang labi naming dalawa pero madali lang dahil narinig namin ang yakap ng pababa ni Johan sa hagdan. Pagkababa nito ay kaagad na itong tumakbo sa gawin namin. Mama, Papa, bati nito, kaagad naman itong kinarga ni Sean. Good morning baby boy. Good morning hihi, he giggled. Napangiti ako lalo, ang sarap sa pakiramdam na nagsama na ulit sila. At masaya ako para sa kanilang dalawa. Oh siya, mag-breakfast na tayo, sabi ko pa. Yehey. Masaya namang usual ni Johan kaya't nagsitungo na nga kami sa hapagkainan. Sa wakas ay sama-sama na din kaming kakain, at higit sa lahat ay buo na nga ang pamilya namin. Naalimpungatan ako dahil sa sinag ng araw na dumampi sa mukha ko. Puyat na puyat pa naman ako dahil sa kakaasikaso ng kumpanya ko. Yes, my company ako, ang Empire, ako na kasi ang CEO, ipinagkatiwala na iyon ni Lolo sakin. Arg antok pa ko. Bumangon na ako at nang tingnan ko ang orasan, e alas 6 pa lang, wala na din si Sean sa tabi ko. Gusto ko pa sanang humilata pero napagdesisyonan ko na lang na bumangon na. Pababa na ako ng hagdan, kinukusot-kusot ko pa ang mga mata ko para matanggal ang morning star ko. May naamoy na akong mabango, at galing ito sa kusina. Nakita ko naman ang asawa ko na nagluluto.
Bumaba na nga ako at kaagad nang nagtungo sa gawin niya, niyakap ko siya mula sa likuran. "Good morning," inaantok na bati ko. Iniharap na naman ako nito at hinawakan ang magkabilang pinch ko. "Good morning, wife," ani nito at hinalikan ako sa noo. Inihanda na nito ang niluto niyang pagkain, pero teka, anong araw ba ngayon? "Anong petsa ngayon?" tanong ko, nalulutang kasi ako eh. Tiningnan niya naman ang kalendaryo. "July 10, sagot nito na ibog ako naman ang iniinom kong tubig. "Hey, what's wrong?" alalang sabi nito at hinawi ang likod ko, hinawakan ko na naman ang kamay niya at nanlalakohan ang mga mata kong tiningnan siya. Birthday na ni Johan. Nandito na kaming lahat sa bahay, madami-dami din ang mga bisita, lahat ay nandito para ganapin ang birthday party. Madaming panauhin, mula sa iba't ibang kasapi namin sa kumpanya, mga empleyado at ang mga pamilya namin. "Happy birthday, Johan." Masayang bati nila habang karga-karga ito ni Lolo David, pinagmamalaki niya ito sa bawat isa. "Happy birthday," bati ni Ma'am Veris dito, kaagad namang yam-akap si Johan dito kaya't wala siyang nagawa kundi kargahin ito, nanginginig pa nga ang mga tuhod ni Ma'am. "Nana," masayang bati niya. "Okay, it's cake time," anunsyo ni Lolo kaagad namang natuwa si Johan at nagtungo na nga kami kung saan nalalagay ang cake. Nagsimula na kaming kumanta lahat at katapos noon ay hinaypan na niya nga ito. Nagsipakapaka na kami at kinarga na din ni Sean ang anak namin. Tinanong niya ito, "What's your wish, baby?" Itinaas na naman niya ang dalawang kamay niya sa ere sabay sabing, "I want a baby sister." Napanganga ako sa narinig, lahat naman ay natawa. Tiningnan ko si Sean at nakita kong nagpipigil ito ng tawa. Kinuha ko na naman ang anak namin mula sa kanya at ako na ang kumarga dito. "Baby, hindi pwede," pag-uusap ko, napasimagot naman ito. "Why, mama, sabi mo birthday wishes will come true," sabi naman niya. Paktay, mukhang kasalanan ko nga na pinaniwala ko siya sa katagang ta. "Ikaw naman pala eh, pang-asar pa ni Sean kaya't mahina ko itong hinampas," tumingin na siya sa anak namin. "Don't worry, baby, your wish will come true." Pinandilatan ko pa siya ng mata pero ngumisi lang ito, pambihira. "Let's all take a toast." Masayang sigaw ng papa ni Sean, nagsitaasan na nga ang aming mga baso. "Cheers." Masayang sigaw namin. Napatingin ako kay Sean, he gently kissed my forehead pati na din ang anak namin. Napangiti ako. Mukhang dito na nga matatapos ang aming unang kabanata. Ngayon ay matatapos ko na din ang mga salitang para sa amin. Pinagtagpo, pinaghiwalay. Pinagtagpo, pinaghiwalay. Pinagtagpo at Tina Donna. I'm Jane Athena Montel Villansayon. I'm Sean Alexander Villansayon. And I'm Johan Alexander Montel Villansayon. We are all now signing off. The end.